siya'y papurihan. Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat at sumainyo rin. Sa ating pong paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ikawalong linggo po tayo sa karaniwang panahon. Ngunit sa susunod sagradong panahon para sa simbahan, para sa pagtitika, para sa pagsisisi, para sa paghahanda sa tagumpay ng pagkabuhay. Gayun din, magdasal po tayo para sa kapayapaan sa buong mundo. Pagdasal po natin ang kapayapaan sa daigdig, kapayapaan sa tahanan, sa sarili, sa komunidad natin, sa bansa, sa buong mundo, sapagkat tayo'y mga magkakapatid at mga anak ng iisang Diyos Ama. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa mga taong pinalulutan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa dakila mo, aking kapurihan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo na may panatag na kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Serap. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno nasusubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggat hindi nakakapagsalita, sapagkat doon mo makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niya ay wagas, ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang karapatan niya ay ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid ng dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan.
ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo na di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, tinanong ni Jesus sa mga alagad ng patalinhaga, maaari ba maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubos ang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan kong alisin ko ang iyong puwing"? Gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata, mapagpaimbabaw. Alam mo, muna, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy maalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na mamumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na mamumunga ng mabuti. Nakikilalang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igo sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigid ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibib, siya naman laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiipo muna tayong lahat. Jesus na lumiligtas, mabuting bunga pinipitas. Jesus na lumiligtas, mabuting bunga pinipitas.
Binabati po namin kayo bago tayo magsimula ng Kwaresma sa susunod na Miyerkules. Sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Alam po ninyo, meron pong liham pastoral ang ating mga obispo, ang kapulungan ng mga Katolikong Obispo ng Pilipinas sa acronym CBCP. Ngunit ang kakatasing ko po ang kanilang liham at may integrasyon po ako sa pagninilay natin sa salita ng Diyos mula sa Aklat ng Sirak, Sulat ni San Pablo, Unang Korinto at Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Kung maaari lang po. Alam niyo naman, makata ako. Mas naalala natin ang mga katagang salita, dalita, balita, salita, dalita, balita, salita, sapagkat ang ating mga pagbasa, mga payo, mga paalala, mga habilin, narinig na natin ng napakadaming beses, mga paalala lamang. Nilalagay ko lang po para maalala natin. Salita, maging tao tayo ng iisang salita, tumutupad ng pangako, tumutupad sa sinumpaan. Salita. Dalita, tumulong sa mga nagdaralita, tumulong sa mga maralita. Dalita, mga may hirap, mga dukha. Dalita. At balita, maging mabuting balita tayo, maging ebanghelyo tayo, maging mabuting halimbawa, inspirasyon sa iba. Yun ang suma total ng aking sasabihin. Salita, tao ng isang salita, tumutupad sa pangako at sinumpaan. Dalita, tumulong sa mga nagdaralita. Balita, maging mabuting balita, ebanghelyo sa iba. Okay po ba? Salita, ang ating pong Senyor, pong Jesus Nazareno, siya po ang salita, berbo na nagkatawang tao. Ang pangako ng Diyos, Ama, na ililigtas tayo, nais sa katuparan, nais sa tupad. Ano ba ang taong may salita, talagang matatag, tinutupad niya ito? Iugnay ko kagad ang ating pagbasa, unang pagbasa, Sirak at Ebanghelyo. Ayon kay San Lucas, sinabi sa aklat ni Sirak, paano mo makikilatis ang isang tao? Paano mo malalaman ang kanyang puso at diwa? Sa pamamagitan ng pananalita niya, matitimbang mo kung paano siya magsalita. At sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, sa dulo, kung ano ang bukang bibig, yan ang laman ng dibdib. Kung tigib ng kabutihan ang puso ng tao, yan ang sinasabi, kabutihan ng tao ay lalabas, kabutihan sa gawain. Yan po, salita. Sapagkat ito, hindi po pabago-bago, hindi po mahina. At sa ating pong pananalita, paalala po natin, kahinaan po natin ito, yung chismis. Alam po natin, may mga kataga tayong bago, Marites, Mariposa, Marisol, alam po natin yan, chismis. At yung pagmumura, malulutong na pagmumura,
narinig sa pelikula, nagmumura yung artista, magmumura ka rin kasi uso. At ang sabi ng mga obispo sa kanilang liham pastoral, huwag mamutawi sa iyong labi ang mga peking balita. Huwag manggaling sa iyong bibig ang disinformasyon. Huwag manggaling sa iyong labi ang pagbaluktot ng kasaysayan. Kaya mahalaga, ingatan natin ang ating dila. Doon mo malalaman kung sino ang tao. Sana po hindi po kasinungalingan, kung hindi, sabi ng ating mga obispo, katotohanan. Salita. Dalita. Hindi lamang sa salita yan, laway. Madali lang po. Kung hindi, ang sinasabi na isa sa gawa, sabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa sa unang Korinto, maging matatag, maging hindi natitinag, maging masipag sa mga gawain ng Panginoon. Sinabi niya ito sapagkat kailangan tumulong tayo sa mga dukha, sa mga mahihirap. Kaya nga ang kataga, dalita, maralita, mga nagdaralita, tumulong po tayo. Binanggit din ni San Pablo sa pangalawang pagbasa ang tungkol sa kabulukan. Ang kabulukan ng kamatayan, ang kabulukan ng kasalanan. Yung kung ang loob natin nabubulok, mababaho, naagnas, ay maamoy ng tao yan. Baka, di ba ganun tayo? Yung mga iba't ibang mga kultura sa mundo, tayo mga Pilipino, particular tayo sa amoy. May amoy yan. Di ba lalayuan natin? Kung lalo na kung nabubulok, ang payo ni San Pablo, ang pagkapresko, ang pagkadalisay, ang pagkamalinis, yan ang ialay natin sa Panginoon. Salita, taong iisang salita, tumutupad sa pangako. Dalita, tumutulong sa mga nagdaralita, mga maralita at balita. Maging mabuting balita, ang mabuting balita natin ayon kay San Lucas. Marami mga halimbawa si Jesus. Paano maakay ng isang bulag ang kapwa bulag? Kung gayon, mauhulog sila. Yung estudyante ba, higit sa kanyang guro, maaari lamang kung nagtsaga siya at nag-aral, magiging katulad siya ng kanyang maestro. At pumipitas ka ba ng mga igos sa ubas? Hindi. Ang mabuting bunga galing sa mabuting punong kahoy. Kaya nga, mga kapatid, ito po'y payo sa atin. Ang kabutihan, nag-uumapaw. Binidiligan po natin yan. Maging balita kang mabuti, gabay, nagtuturo, tumutuwid. Brad, tanggalin ko naman yung puwing, may tahilan ka. Unahin mo na muna pagtutuwid sa sarili mo bago yung kapwa mo. Yan po, hinay-hinay yan, proseso yan. Sa pagdidilig upang ang ating ani, ang ating ibibigay, ang ating ihahandong, ang ating oblasyon, sagana, hindi lamang ubas, mansanas, peras na kalugod-lugod sa Panginoon. O, yun lang po, ah. Salita! Taong iisang salita. Dalita! Tumulong sa mga maralita. Balita! Mabuting balita, ebanghelyo, inspirasyon, gabay para sa iba. Tutula na po ako. Maayos ang sintas.
Lubid, di mapigtas. Damit, wag matastas. Kain ng patatas. Uminom ng gatas. Gamot ang tabletas. Ipunin ng katas. Makinig sa pantas. Sumunod sa batas, sa saligang batas. Problema'y malutas, taasan ang antas. Buhay walang butas, buhay walang pintas. Matamis na prutas, bunga'y pinipitas. Pinipitas, espelingin natin ang pinipitas. P-I-N-I-I-T-A-S. Ayun, yun, sige. P, prutas ng pag-ibig. Pakiulit. I, tanim ang kabutihan. N, nagbubulaklak ng pag-asa. I, ingatan ng binhi. P, paraiso'y magandang halamanan. Paraiso'y magandang halamanan. Ay, importante ang puno ng kabaitan. Importante ang puno ng kabaitan. T, tamis ng ubas. A, alagaan ng hardin ng Diyos. S, sagana ang ani. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na sa San Roque. San Roque, sana po, malapit na po, hiling namin ang alert level 1. Nawa po ang ating buhay sa ganang ani na mga prutas ng kabutihan, alang-alang sa ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitiyo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ilinibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa aming bawat kapatid na tulad namin. Kailangan din ang pag-unawa at pagmamahal. Buong kababang loob kaming dumudulog. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming mga Santo Papa, mga obispo, pare at diakono upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pangunawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamayan tungo sa paglago ng bawat bawal nilang nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tulungan ng mga doktor, nurse at mga social workers ang mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain
at kasalanan ng aming mga kapwa, sa halip ay makapamuhay nawa kami ng may pasensya, pangunawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan na siyang handog mo sa mundo nang isinilang si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tanggapin mo yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang dapat, ang mga alay na dapat ialay, upang aming sambahin ang iyong ngalan, kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay makapakinabang bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandang loob. Kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan. May manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nagiram
sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Tayo po ang lahat. Si Kristo'y namatay. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos at turo sa Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
at pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po tayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pamilya at sa
magalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inililuog namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kayo San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin na may mga karamdaman. Lingamin po ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan anong ikay narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing. At sa tulong po ni Ima, kamit ng kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, hiniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangangal sa binyag na ikaw, ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasa walang hanggan. Amen. On. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Baglayin po ninyo sa inyong pag-alisang kabayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.